Romulo! Hapon! Bato, bilis ako! Mga hype kayo! Magpapayari ko lang ang ginawanin ka! Umahimik ka! Tumahimik ka! Wala ka na mag-anawa. Maganda siguro kung gawin nating pain. Ipaligtas natin sa Vendetta, tsaka natin sila ubusin lahat. Ilang beses namin natuntun ang inyong pinagtataguan, Diana. At nakakatakas ka ito. Pero, hindi laging sinaswerte ang tao eh. May hangganan lahat, Diana. Ikaw. Ikaw ang may hangganan. Ano kung tinanggap mo sana yung alok ko na magpakasal sa akin? May pwesto ka sana ngayon sa gobyerno, maayos ang buhay. Hindi ngayon, kaaway ka ng batas, Diana. Huwag na mo ikukumpara sa sarili mo kay Romulo. Kahit kailan, hindi mo siya mapapantayan na nato. Hindi. Huh? Asensya ngayon. Nagsisimula na siyang maagnas. At gusto mo sumama sa kanya. Gusto mong isama kita sa kanya, Diana. Hindi pa. Kasi uunahin kita. Sana naisip mo na ngayon na wala ka na magagawa. Na hindi mo na magagawa sa akin ang ginawa mo noon. Talaga ako ng gawang malin. Akin ka lang. Hanggang pamatay. Dad! Dumadami ang mga release sa labas. What are we going to do now, Mr. President? Let's show some force. Magpadala tayo ng pwesto doon ngayon, Dad! Brandon, no! Dad! Ubusin na natin yung mga yun! Pulbusin na natin! Durugin natin! Shut up! Just shut up! Call the media. We need to address this. Kaya ako po. Hindi po ako mabibigla. Kung ako ang gagamitin ng mga kalaban ng aking ama para sirain siya, kahit umamin na si Consiel Molina na siya gumawa ng pagpapatay dito para hindi siya madawit sa
crime yung ginawa nila ni Mayor Dimagiba. Ngayon naman, ang sekretarya ni Mayor Dimagiba na si Margarita Corona, pinagkakalat niya na akong pumatay sa dati niyang boss. Malinis ang aking konsensya. Wala akong pinapatay. At alam ko, kakampi ko ang Diyos. Dahil pumapanik siya sa katotohanan. Mr. President, hindi ba magiging problema yung mga nakulong natin sa detention facility? Pag nakawala sila gagaya ni Margie Corona, pagsasirita sila, this will make the situation worse. Kaya kailangan patayin na natin ang lahat ng pinagdukot natin at kinulong. Nawawalan na ako ng pag-asa. Konting araw na lang masisiraan na ako ng ulo dito. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Dahil buhay pa tayo. Ang ibig sabihin nun, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa nagwawagi si Lucas Cabrera. Konting tiis na lang. Malalampasan din natin ang lahat ng to. Pagbabayarin ko ang lahat ng pumatay sa anak ko at kay Romulo. Diyos ko, bigyan niyo ako ng lakas. Protektahan niyo ako. Tulungan niyo po ako na makakuha ng ustisya para sa mga mahal ko sa buhay. Para sa'yo. Alam mo ba kung ano to? Totoong diamante to. At ibibigay ko sa'yo, papartihan kita sa lahat ng mga nakukuha kong kayamanan. Huwag mo lang akong susuwayin. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Pero huwag tayong padadala sa bugso ng damdamin. Masakit para sa ating lahat ang nangyari kay Romulo. Pero kung gusto nating bigyan ng hustisya ang pagkamatay niya, kailangan natin mag-isip. Maghanda. Tawarin mo, Juliana. Ang buong akala ko, kapatay ko na siya kung nalaglawan. Hindi mo pala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nabibigyan ang katarungan ng pagkamatay ng anak natin. Ricardo, wala akong kasalanan. At alam, wala akong pagkukulang. Alam kong ginawa mo lahat para kay Ricky Boy. Alam ko yun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Panalamdam pa ako. Hindi ko nabigta si Pinulo. Hanggang ngayon, hindi ko pa nabibigay ng katarungan ang pagkamatay ng anak natin. Hindi ako dapat magpadalas-dalas. Hindi ako dapat magpadalas sa galit. Mas kinakailangan ko mag-isip. At magplan mabuti. Dahil hindi ko nakakayanin kung may mawawala pa sa atin. Sabihin kay Cabrera yung tungkol kay Leon at kay Oligario? Pagsanabi ko yan, Homer. Malalaman niya na may problema sa minahan. Ayusin ko muna ang lahat. Kung si Hipolito nga ang namumuno sa grupo nila Homer at Lawan, maaaring may kinalaman din dyan. Si Lucas Cabrera. Pero kung sakaling sasabihin niyo, huwag niyo kalimutan banggitin na ako ang nakapatay kay Romulo. Para ako tumanggap ng reward, sir. Kailangan talaga natin agad kumilos. Ngayon na sa panganib ang buhay ni General Oligario at ni Bubbles. Pero Rigor, asa panganib din ang buhay nating lahat. Bukod pa doon, wala tayong sapat na armas ngayon. Gustuin man natin lumaban lahat, aminan na natin sa mga sarili natin hindi natin kaya. Tsaka ilan lang tayo, napakarami naman ngayon. Lalo pa ngayon. Nawala na si Pinuno. Teka, ba't kayo nawawala ng pag-asa? Nandiyan pa naman si Cardo, ah. Tama. Magpapadala tayo sa takot lahat.
Walang mangyayari sa atin. Baka maubusan na tayo ng oras. Hindi pa natin maligtas si General Olgario at si Babos. Anong ginagawa mo sa kanya? Anong ginagawa mo sa kanya? Wala naman. Yung ginagawa namin dati, naglalambingan. Gusto ka raw dyan makita. Kaya pinagbigyan ko. Lahat, ibibigay ko sa aking reyna. Tawan mo siya! Sigurado ako ba sa pinsan mo? Baka ilaglag tayo niya na. Huwag kayo mag-alala. Kakampi natin at hindi yan magsusumbong. Ang importante ngayon, makapag-isip tayo ng plano. But what I'm more worried about, sir, is kung magsalita yung mga nakatakas sa mga otoridad at media. Baka makasama yun sa issue ni Brandon. Mr. President, kayo na lang po ang aasahan ng ating bansa kayo. Kahit ano pang gawin natin sa pakikipaglaban, mauubos lang ko tayo. Mamamatay lahat. Pero kung makakabalik kayo sa palasyo at muli niyo makukuha ang kapangyarihan, maaari niyo maitama ang lahat ng mga nakita niyo mali. Naiintindihan ko ang mga daingnay niyo, Cardo. Ngayong mulat na ang mga mata ko sa mga nangyayari sa Pilipinas, itutuwid ko na lahat ng katiwalian. Anong balita? Ano nga? Sama po, Senyor. Patay na po ang magkapatid na Tanggol at Baldo. Sino po patay? Hindi ko po kilala, Senyor. Mga nakainkwentro daw po nila sa Santo Niño at lahat po ng tauhan nila Tanggol na upos. Eh, sina Homer? Buhay po sina Homer at mga tauhan niya. Eh, sino ba itong mga nakainkwentro nila? At naitumba pa sila, Baldo? Mga militar ba o pulis? Akala ko mahawak ni Cabrera ang mga otoridad. Hindi po, Senyor. Mga dayuhan po sa Santo Niño. Dad, huwag mo sabihin, kailangan ko pagdaanan naman tong proseso nito. Huwag sabihin na hayaan mo makulong na naman ako. I thought you are so sure na wala silang ebidensya na makikita sa'yo. Yes, I'm sure, Vice. I'm sure wala silang ebidensya, pero kahit ano man ang mangyari, pwede naman ako i-pardon ng presidente ng Pilipinas eh. Maabswelto ka man sa kaso ng pagpatay kay Mayor Dimagiba or bigyan ka ng presidential pardon sa mata ng mga tao, you will be guilty. Ayoko mabuhay kasama si Homer. Mabuhay ka naman ang pag-asa. Makakatakas tayo dito. Makakatakas tayo. Paano, General? Eh, hindi alam ng Vendetta kung saan ang lugar na to. Kilala natin ang Vendetta. Gagawin nila ang lahat sila ni Nacardo para mailigtas tayo. Kinakailangan na natin kumilos agad. Dapat kasi dinalang natin sila sinama sa labanan eh. Kung alam na lang natin mapapahamak sila at may mangyayari hindi maganda. Na tayo magsisiyan. Wala naman may gusto na lahat ng to eh. Ang gusto lang naman talaga natin, mailigtas natin yung mga taga-Santo Niño. Basta ang importante, sama-sama pa rin tayo. Kahit wala na si Pinuno, buo pa rin tayo at nagtutulungan. Solido. At hindi tayo mag-iiwan na rin. Hanggang kamatayan. Hindi mo ba ako nang... Itami mo! Stop! General, ako akong galitin. Marami akong tauhan sa baba. Malulungkot. Pag gusto mong papuntahin ko sila sa'yo, para lumigaya. Hindi ka tao! Hindi ka tao! Au! 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 I have to prepare your counter-affidavit right away, Mr. Cabrera. Kailangan may matibay tayong alibi at ang affidavit ng mga witnesses mo para magpatunay na imposible ang ikaw kung pumatay kay Adonis ni Magda. Eh, para pag binasura, eh di wala na. Ligtas na si Brandon Cabrera. Ano ba naman kayo? Kauumpisa pa lang ng laban natin. Ganyan na kayo mag-isip. Ibig mo sabihin na, Torny, gagawa lang tayo ng kwento. Approve, sige. Madali yan. And I will be your witness. Witness ano, Albert? Na magkasama kami ni Brandon nung gabing pinatay si Mayor Dimagiba. Maghahanap ako ng tao na magpapatunay. Alam namin ang galit na nananalay tayo sa mga puso nyo. Pero tama si Lord Delfin. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos ngayon. Dahil mas maraming mapapahamak sa atin kapag hindi natin perplanuan mabuti. Nasabihan namin kayo kung ano ang plano namin. Kinakailangan namin ng tulong nyo. Dahil hindi namin sila kakayanin kung kami-kami lang. Pag
magtutulong-tulong tayo para iligtas si General Oligario at si Babol. Saan ba makalaya dito, General? Tutulungan kita. Why don't you just kill those pests? We need to keep them alive, Gustavo. To easily get rid of the threats on our business. Besides, they are enemies of the state. We've been after them for quite some time. And who are these people you captured? Ricardo Delisa's men. They're called Vendetta. Everything is wrong. Our operation is hindered because we lack workers. And we also lack security. Don't worry too much, Gustavo. I'm sending some of my men. Overseas? Senor Hipólito, don't you trust me? You think I'll back out on our 50-50 deal? We need to trust each other so we could kill our enemies. I think you're getting me wrong, Gustavo. I'm sending my people to protect our business. Then send your men to the vines to guard it. General! Sa tayo. Pero General, mahina ka pa. Hanap tayong panahon, Bubbles. Kailangan na natin gawin ito. Hindi ka na. Gusto si Diana. Dito ka na sa likod-kod ko. It really must be faith na muling magkukrus ang landas namin ni Cardo Delisari. But this time, sisiguraduhin ko na ako mismo ang papatay sa'yo tulad ng ginawa ko sa ama mo. Kahit ako ay probinsyano, di uurong kahit dehado, pag sumipat asintado,